Thank you.
Your presence is life to me. Your presence is life to me. It's the air that I breathe. I need you more every day, God. I need more of your presence every day. Purihin po ang Panginoon sa araw na to at patuloy po na pangunahan tayo sa atin pong pagtitipon na bagamat online, alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay nakasubaybay at patuloy po na handang tumanggap ng anumang kapahayagan ng Panginoon sa araw na to. So, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama sa Langit, we commit to you this day, Panginoon, upang sama-sama po kaming patuloy na makinig at tumanggap ng mga kapahayagan nagmumula sa iyo. Just use me, Lord, as your spokesperson at wala ka pong makita sa akin na pansariling motibo, kundi ko ano lamang po yung ipinapasabi mo o matanggap po ng iyong mga anak na handa pong makinig at tumanggap ng iyong kapahayagan. Salamat po, Holy Spirit, for the spirit of understanding and wisdom, Panginoon, at patuloy po naming maunawaan. At hindi lamang maunawaan, kundi patuloy na mai-apply sa aming buhay ang aming tatanggapin na kapahayagan mo para sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, last week po ang topic natin na akin pong naibahagi sa inyo ay yun pong the change makers. At nakita po natin na kung paanong ang Panginoon ay patuloy pong gumagawa upang tayo ay makaabot sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon at ganun din patatagin yung mga kapatiran po na nakakilala na upang sila din ay magkaroon ng mga small group at makaabot po sa iba. So kasama po doon sa limang role na para po maging change maker na tinalakay natin ay yung unang-una, maging genuine po ang bawat isa at hindi fake. So be genuine, not fake. Maging tunay o magpakatotoo ka at hindi peke o mapagpakunwari. Kasi may mga pagkakataon po, pag tinanong ka, oh sis Brad, kamusta na? Eto, okay lang. Pero alam mong hindi ka okay. Kaya wala pong masama na kung hindi po tayo okay o kung tayo ay may pinagdaraanan, okay lang na sabihin po na it's okay not to be okay. So hindi po yun yung Korean na drama na at hindi ko pinanood yun. Pero isang bagay na makita natin na huwag po nating itanggi kung tayo ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Minsan pag hindi okay, madali nating sabihin. Pero pag yung pinagpapala, yung may mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, although makikita naman po natin na naipopost agad sa Facebook, pero may mga pagkakataon na kung may ginagawa sa atin ng Panginoon sa loob natin o sa pagkatao natin, minsan hindi natin agad masabi. Pero dapat po kung may ginagawa ang Panginoon sa ating kaluluwa na patuloy pong mag-improve, ay makita natin na walang problema sabihin, may dinidil lang ang Lord sa akin at handa naman ako magpa-deal. Okay, pangalawa, be on guard. So yung maging mapagbantay po tayo at maging alerto sa lahat ng panahon at pagkakataon, dahil kung paanong nais ng Panginoon na tayo ay maging mapagtagumpay at patuloy na mamuhay sa katwiran niya,
ay naandyan naman po yung kaaway na nag-iintay lang, naghihintay lang ng pagkakataon, ng butas kung saan siya makakapasok sa ating mga kahinaan. Yes, aminado tayo may mga kahinaan po tayo, pero hindi dapat manatili doon, kundi yung kahinaan natin ay mapalitan ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon kung tayo po ay nagpapatuloy na nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita at marunong sumunod the moment na marinig na po natin ang kanyang tinig at mga instruction sa atin. Pangatlo, be devoted to your master. So, alamin, kilalanin at maging tapat or maging matapat sa iyong kinikilalang Panginoon. Minsan nakakalungkot po, may mga pagkakataon na kahit matagal na tayong umaattend sa church, kahit na matagal na tayong mga may inaattend ng seminar or mga conference, or lagi tayong nakakapakinig ng soft at hard teaching, pero yung pong personal na pagkakilala natin sa Panginoon, lumalago po ba? May mga bagong kapahayagan ba sa inyo? Kinikilala niyo po ba? O kinikilala ba natin ang kanyang pagkapanginoon sa ating buhay? Sabi nga po ni Ray Steadman, He is Lord of our past to forgive our sins. So, siya po yung Panginoon natin ng nakaraan. Nung hindi pa natin siya nakikilala, lahat naman tayo makasalanan. At kahit na tayo makasalanan, natuto naman tayong tumugon nung the moment na marinig po natin yung gospel. Pinahayag sa atin, may mga taong ginamit ang Panginoon upang pagpahayagan tayo. Kaya dapat ganun din yung gawin natin sa iba. Then, He is Lord of our present to dwell within us and to guide, direct, and control every area of our life. Minsan dito nagkakaproblema siya na Lord ng ating present, kaya lang hindi lahat. Kaya minsan yung pagdudwell niya sa atin within ay hindi pa po mangyari. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, hanggat hindi mo po inaamin na hindi lang yung lip service, He is Lord. Jesus is Lord. Tinudugtugan mo ba over my life, over my mind, over my heart? Siya ang naghahari lahat-lahat sa iyo. At yung panghuli, He is Lord of our future to lead us into glory at last. So, yung pong ating kinabukasan or yun atin pong mga bagay na darating pa sa atin, hawak na po niya, alam na niya. Kaya maging confident po tayo, ano man ang mangyari sa mundo. Alam natin na may isang Diyos na may control sa lahat ng bagay. At patuloy po tayo magtiwala sa Kanya, ano man ang mangyari. So, ang tanong ko po, are you dissatisfied with your life? Hindi ka ba satisfied sa Tagalog? Hindi ka ba kontento sa buhay mo ngayon? So, if you are not, you are not alone. Okay? Multitudes of people, o marami pong mga tao, ay pagod na, nanlulumo na, lalo na po sa mga pangyayari, tataas, bababa, at may mga kailangan pang obligasyon na even yung mga bayarin natin ay tumataas, bumababa. At sabi nga eh, hindi naman dinadagdagan ng sueldo doon sa gustong amount na hiningi ng mga manggagawa. Minsan ay feeling empty and unfulfilled. So, isang makita po natin, minsan yung iba tinatry yung religion. Eh, sa dami ba naman ang religion ngayon? Minsan inaasa na doon nila mahahanap ang solusyon to the way they feel, only to be burdened with lifeless and unreasonable rules that they couldn't keep. Okay, so sa marami pong mga religion, may mga kailangan ka rin sundin sa kanila pong mga ginagawa
or yung sabihin natin religious activities. Kaya nga napakapalad po natin na may personal na tayong relasyon sa Panginoon at minsan naaabuso natin yon. Na patatawarin naman ako ng Lord, mabait si Lord, naiintindihan naman niya lagay ko eh, naiintindihan niya yung damdamin ko. Okay? So, naiintindihan naman talaga ng Lord. Pero sabi nga po eh, pagka nag-try tayo ng religion, hindi po ibig sabihin na to ay yun pong tinry mo na rin ng Diyos. Okay, yun po yung mga maling konsepto na pag pumasok ako sa ganitong religion, ay makikita mo na mapabilang ako dito ay andito na yung solusyon sa iyong hungkag na buhay, frustrating or guilt-ridden life. Pero sana bilang Kristiyano, bilang nakakilala na sa Panginoon, doon sa mga nakakilala na po at matagal nang kilala, ang Panginoon ay nawa po ay wala na kayong ganitong problema pa sa buhay. So, yung may mga pagkakataon na kung kailangan natin ng ma-feel na tayo ay iniibig o minamahal. Sa mga mag-asawa po, huwag niyo kalimutang everyday ay sabihan ang inyong mga, ang inyong asawa. Yung asawa po na pinakasalan niyo at may covenant relationship kayo sa Diyos at sa isa't isa ng I love you. Yung totoo sa puso at yung may pagmamahal, yung totoong pagmamahal na hindi po nawawala. Gaano man katagal na kayo nagsasama. Dahil hindi po madali na yung matagal mo nang nakasama ay biglang mawawala. Or yung biglang natapos na pala yung assignment niya at kinuha na ng Panginoon ay may mga panghihinayang ka na bakit hindi ko nasabi, bakit hindi ko nagawa. So yung makita po natin na may mga na-aksidente nga na bagong kasal lang, sabay naman silang namatay. Pero nakakapanghinayang na hindi nila na-spent yung kanilang buhay dito na to the point na yun talagang pagsasama nila, nakilala nila isa't isa at yung maipadama ang pagmamahal. Kaya habang buhay po sa mga anak, yung mga magulang nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas at kayang-kaya kayong alagaan. At salamat naman sa mga anak na nag-aalaga sa mga magulang, umiintindi at patuloy na nagmamahal. Kahit na may iba na kayong, halimbawa may asawa at may mga anak na rin kayo, isang biyaya po ng Panginoon na maipadama rin natin sa kanila ang ating pagmamahal. At yun pong, naghahanap po kayo ng pag-ibig ng kung di nyo mamakita sa kaibigan, sa mga mahal nyo sa buhay, meron pong isa nagmamahal sa inyo at si Jesus po yan na nais kayong bigyan ng bagong buhay at patuloy kayong gawing brand new creation. Kung nais mo na, at nag-confess ka last week na ikaw ay tao, okay, or ikaw po ay kabilang or kasama sa mga sa team na mga taong gumagawa ng mga pagbabago sa buhay ng iba, then magpapatuloy tayo sa forever change. Or hindi ka nanatili o nanatili sa dati mong pagkatao, kundi magpakailanmang nagbago. Okay? So, makita po natin, ang pagbabago ay hindi po maaari, is inevitable and something we face constantly. Alam na alam po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sometimes the changes we experience are nearly unnoticeable. Hindi mo napapansin, may marami ka na palang puting buhok. Oh, kasama po sa change yon. Or yung timbang mo noon, dati slim ka lang, ngayon medium or large na yung naging size mo. Ayan. Especially sa pantalon. Mga damit po natin.
Salamat po sa Panginoon hanggang ngayon, size small pa rin yung t-shirt ko. Okay? At sabi nga po, while others are overwhelming and difficult to deal with. So, yung pong mga pagbabago sa ating buhay na ating nai-experience, maging aware din po tayo at talagang ma-notice din natin upang makapaghanda tayo ano pa yung mga magiging pagbabago. So, by taking a closer look at what's happening to us during this time of change, you and I can learn how to cooperate with the Lord so that what seems like a mess can actually become a miracle. So, yung minsan may mga pagsubok, pagdarahop, paghihirap na nangyayari sa ating buhay, minsan ang sinisisi natin agad ay ang Panginoon. Pero natanong nyo na ba ang sarili nyo? Bakit ba ako naghihirap? Yes, may mga ipinanganak na nasa kahirapan. Pero habang lumalaki at nagkakaisip at patuloy kang nakikita mo yung sitwasyon, hindi ka dapat nanatiling mahirap. Hindi yung nabuhay na mahirap, namatay ng mahirap. Bakit? Hindi mo naabot at nagamit yung potential na inilagay sa iyo ng Panginoon. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ay laging nangangailangan, laging kapos, lalo na kung may personal na tayong relasyon sa Kanya. Kasama po sa pagbabago niya sa atin ay pagbabago ng ating kabuhayan, kaisipan, at maging yung pong ating pamumuhay. Okay, so a miraculous metamorphosis. So when you and I accept Christ as our personal Savior, our spirit, the innermost part of who we are, is totally changed into the image of Christ. So yun pong ating dating patay na espiritu sa harapan ng Panginoon dahil sa kasalanan, ay yun po ang patuloy na binuhay, binigyang buhay ng Panginoong Hesukristo nung tayo po ay inadmit na tayo ay makasalanan, naniwala sa Kanya at ikinonfess na tayo ay makasalanan at tinatanggap natin ang Kanyang natapos sa trabaho sa krus upang tayo ay tubusin at ginagawa natin siyang Panginoon ng ating buhay. Kaya lamang po, yung ating kaluluwa, yun pong ating kaisipan, yung ating kagustuhan at yun pong ating emotion is just beginning to be transformed. Kaya po makikita natin, hindi sabay-sabay ang paglago, hindi sabay-sabay ang mga pagbabago na nangyayari sa buhay ng isang tao. Yun ay kung gaano natin hinahayaan ng Panginoon na patuloy tayong i-guide at turuan ng Holy Spirit sa mga pagbabagong nais niya makita sa atin. Sabi nga po, ang pinaka-goal natin bilang naging tagasunod ni Kristo ay maging katulad ni Kristo. Paano po? Hindi maging Diyos sa mga Diyos at hari na mga hari, kundi yun pong kanyang naging attitude habang siya ay naririto sa lupa, na nagkatawang tao, kaya po nakaka-identify siya kung ano man ang mga pinagdaraanan natin ngayon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 3:18, sa Amplified Bible, makikita po natin, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At yun pong kaluwalhatiang iyon na nagmula sa Panginoon na siyang espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Okay? Yung pong English dyan ang sa Amplified Bible ay kasama po continually seeing as in the mirror of the glory of the Lord, progressively being transformed or yung transfigured into His image. Okay, so from one degree of glory to even more glory. Transfigure comes from the Greek word metamorpho. It means a transformation by supernatural means, a mark alteration in experience, in appearance, condition,
character or function. Kaya walang isang totoong tinanggap si Kristo, isinuko ang kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas na wala pong makikitang pagbabago. So yung if you are not satisfied with your life, then you must change. Kailangan ikaw mismo mag-desisyon, magbabago na ako kung paano nga pong sabi nga yung you will change something. At yung makita po natin, if we keep doing the same things we have always done, we will have the life we have always had. Yung parang patuloy na ginagawa mo at ginagawa mo, yung mga dati parang ginagawa mo at nag-e-expect ka na mababago ang iyong buhay, ang iyong kabuhayan, eh wala ka namang binabago. Akala mo lang, gusto mo lang, pero wala kang action na ginagawa para ka magbago. Kung paano naihalimbawa ko po sa inyo noon na dahil gusto kong mapapurihan ng Panginoon sa aking physical na katawan at yung kalagayan ko po, bagamat may sakit yung katawan ko, ako naman ay magaling na, pero para po maging under control yung akin pong glucose, so yung pagkain ng tinapay sa gabi, pagkain ng kalamkamote, ng saba, ay talaga pong mabisa na nakakapag-maintain po sa normal na glucose level. Kaya sabi ko talagang sa pagkain ang nagiging problema ng tao, lalo na po kung may mga pagkakataon na tayo ay hindi disiplinado, lalo na sa mga bata at kabataan. Ingatan niyo po ang inyong katawan para mas matagal kayong magamit ng Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians 15:45, sabi dito, "So it is written in Scripture, the first Adam became a living soul, an individual. The last Adam, Christ, became a life-giving spirit, restoring the dead to life." So yun po yung pagkakaiba ni Adan at ng atin pong Panginoong Hesukristo. So one of the best example of this transformation process is the changes a caterpillar goes through in order to become a butterfly. So yung kaya nga sabi ko, Lord, hanggang ngayon yung revelation mo or yung katotohanan sa pagkalikha mo ng caterpillar ay talagang totoong totoo po sa maihahalin tulad sa ating buhay nung makakilala tayo sa Panginoon. So, at a certain time in the life of a caterpillar, it begins to shed the layers of its skin through a process called molting. This doesn't just happen once, it happens over and over again. So, it is a good example of how we as believers must shed many layers of our flesh, especially in our season, in order to be formed into the likeness of Jesus Christ. Isang bagay po na sabi nga kung kinoconfess man natin na tayo ay naipako ng kasama ni Kristo, dapat po, hanggat maaari, wala nang kapangyarihan yung kagustuhan ng laman sa atin. Hanggat kaya, sabi nga po, meron po tayong part na kailangan gawin upang hindi na po makapanaig yung pita ng laman sa ating buhay sa pang-araw-araw. So kasama po doon yung the way na tayo ay mag-isip, the way na tayo ay mag-react sa mga pangyayaring ating nararanasan sa araw-araw, mapa-eskwelahan, mapa-bahay, maging sa trabaho, maging sa business. So everyday po, kasama yan sa pagmumold na ginagawa sa atin ng Panginoon. At kung gaano man na kayo katagal na naging Kristiyano, kamusta naman po? May nabago na po ba? The way you see things, nakikita nyo na po ba yun kung paanong tinatanaw ng Panginoon ang inyo pong mga pinagdaraanan? So what kind of things do we shed? So yung mga pita po ng laman, sabi nga po yung wrong attitudes, wrong thinking or wrong way of thinking at yung wrong behavior. So, to name some lang po yun. At anything that does not or are not in alignment or are not
aligned with the character of God. Since we come to admit that we are sinners, saved by grace, when we believe that Jesus died on the cross and rose again from the dead, and confess Him as our Lord and Savior, have you or those people around you noticed, unang-una, na-notice po ba or namasdan ba nila sa iyo ang a new way of living? Hindi ka na namumuhay sa dati mong buhay. Kung ikaw ay lasenggero, sugarero, gumagamit ng droga, naninigarilyo, iba ang sex preference, may nabago na po ba? So, Hebrews 10:10, and in accordance with this will of God, we have been made totally consecrated and sanctified through the offering made once for all of the body of Jesus Christ, the Anointed One. So, personal po natin i-confess to. I have been made holy through the offering made once for me by Jesus. Personal po, itong Hebrews 10:10. Yes, ito po ay para sa for all the body of Jesus Christ. Pero personally nyo, na naging pinapaging banal kayo through the offering. At lagi nyong alalahanin, yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, ibinigay ang kanyang sarili para tubusin ikaw at ako na makasalanan at dalhin sa kanyang kaharian. Hindi natin siya ginagawang alila, dapat. Hindi natin siya inuutusan kung ano yung gusto natin. Yes, nananalangin tayo. Pero yung kalooban pa rin niya ang mangyari, hindi yung atin. Kasi alam na niya yung mas makakabuti sa atin eh. Hebrews 10:12, whereas this one Christ, after He had offered a single sacrifice for our sins that shall avail for all time, sat down at the right hand of God. So, buhay po ang ating Panginoong Jesus at nakaupo sa kanang trono ng ating Ama sa langit. So, hindi po tayo sumasamba sa Diyos na hindi po natin nakikita, nararamdaman, kundi sa buhay na Diyos. Alam niyo po ba yon, mga Kristiyano, na buhay ang Diyos na inyong sinasamba? Hebrews 10:22, let us all come forward and draw near with true, honest, and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith by that learning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness, having our hearts sprinkled and purified from a guilty, evil conscience, and our bodies cleansed with pure water. So, do we seek God every day, or every day God's presence and not His presence? Hindi lang yung mga binibigay o gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Pero yung sabi nga in your presence, O God, there is fullness of joy. Yung alam mo lang kasama mo ang Panginoon araw-araw, masaya ka na. Hindi mo ibinabatay ang iyong kasiyahan kung anong meron ka, kung ano yung gamit, material na bagay, masarap na kinakain na meron ka, kundi dahil alam mong nasa iyo ang Panginoon at ang kanyang presensya ay nakakadwell sa iyong pagkatao dahil ikaw ay kanyang binanal at pinapanatili mo yung pagiging banal sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan rin ng pag-ayaw dun sa mga ayaw ng Panginoon. At kung pinabasa po natin ang kanyang salita, alam natin yun. So, pangalawa, napansin rin po ba sa inyo nung makilala niyo ang Panginoon na kayo ay mayroong new way of thinking? Nabago na po ba ang inyong kaisipan? Paano niyo po malalaman?
So, learning to think in an entirely new way is of utmost importance. Kasi marami nga pong naipasok sa atin ang mundo nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Yung sa tradition lang, di ba? Yung mga nagbabasa ng horoscope na sinasalalay nila yung anong mangyayari sa kanilang buhay sa araw na yun dahil binabasa nila yung horoscope na batay dun sa buwan ng kanilang na sila ay pinanganak. So, yung mga ganong klase at mga tradisyon, okay, na atin pong ini-exercise pa. At isang bagay na makita po natin, God has a good plan for you and your life, but you must get into agreement with Him concerning it. Wala pong bagay na masama na inisip sa atin ng Panginoon. Lahat po mabuti. Kaya lang, tayo po ba ay nag-a-agree? Or mas gusto natin yung iniisip natin na mas makakabuti sa atin? Do ikaw na naging Diyos sa iyo, sarili mo. Pero kung isusuko mo ang iyong kaisipan na maging kaisipan ng Panginoong Jesus. Lord, ano yung pinapagawa mo? Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa mga pangyayaring ito? At Lord, ano yung nais mong hakbang na gusto mong gawin ko para sa mga pangyayaring ito? Kung may plano ang Panginoon sa atin, meron din pong plano ang kaaway o si Satanas. So Satan also has a plan for you and your life and it is not a good one. So natalakay na po natin na last week na siya ay sinungaling dahil wala pong katotohanan sa kanya. Kaya kung ano man pong udyok, huwag nyo nang hayaan na udyokan kayo. Okay? At makita po natin sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively change. Nagpapatuloy, umaangat ang mga pagbabago as you mature spiritually. Yun po yung susi. Yung nagmamature ka spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. So, isa lang po na makita natin na maging sa pagre-renew po ng ating kaisipan at yung paggawa ng mga bagay-bagay. You can control your thoughts or yung negative thinking, yung about tomorrow, about the future na pinag-aalala mo, kaya mo pong kontrolin yan. Dahil, makikita po natin sa Proverbs 15:15, all the days of the afflicted are bad, but a glad heart has a continual feast regardless of the circumstances. May pagsubok ka, may pagpapala ka, masaya ka. Dahil alam mong may ginagawang pagbabago sa iyo ang Panginoon. May nais siyang matutunan ka. Nais niyang pagtiwalaan mo siya. Hindi ikaw ang makakapagpabago ng sitwasyon mo, ang Panginoon. Pero yung part mo, hakbangan mo. So, worry and anxiety are two forms of thinking that are bad. Worry does no good at all, but it can do a lot of harm. Kaya po may mga dumarating sa time na kailangan nilang, naiisip na nila mag-kitli ng kanilang sariling buhay. So, makita po natin maging mapagmatyag po tayo sa mga nakakasalamuhan natin at agawin po natin sila sa anumang udyok ng kaaway dahil hindi po na tayo nauudyokan ng kaaway. Amen po ba? Na hindi na kayo nauudyokan, hindi na under ng control ng kaaway ang inyong kaisipan. Hindi yung nakikinig kayo dito pero ang iniisip nyo ay yung laro nyo sa inyong gadget. Kung nakikinig kayo pero naglalaro kayo, so, kayo na rin po mananagot nun sa Panginoon. So, replace all your worry with trusting God to take care of your problems. Siya po yung ating
nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema, pero may papagawa po siya sa inyo o sa atin, sa bawat isa sa atin. So, worry makes you look older than you are, gives you headaches and stomach problems, and even makes you hard to get along with. It is not God's will for your life. So, yung worry and anxiety po, wag na po nating i-entertain. Nagsisimula pa lang, sawayin na natin. May kapangyarihan po tayong sawayin. Minsan, mas tinitignan natin yung problema kaysa yung sa solusyon sa problema. At ano yung part natin sa naging problema. So, Philippians 4:6, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer, unang-una by prayer, pangalawa, by and petition, with thanksgiving, continue to make your special requests known to God. Alam niyo po ba na kung hindi natin sinasabi sa Panginoon ang ating nararamdaman, ang ating problema? Judge niyo po yung sarili niyo, mayabang ba kayo? Judge niyo yung sarili niyo, sinisisi niyo ba ang Diyos sa sitwasyon niyo ngayon? Imbis na magpakababa ka sa harapan ng Panginoon, ang yabang mo pa? Akala mo may utang na loob sa iyo ang Diyos? Baguhin na po natin yung atin pong kaisipan. At yun pong kinabukasan, isipin natin, wala naman tayong magagawa. Yes, pinaghahandaan ang kinabukasan. Pero yung mag-aalala ka, naku, pag namatay ako, eh patay ka na nga eh. Kung patay ka na, o di, wala ka nang alalahanin dahil sa presensya ka na ng Panginoon. Kaya nga po, sa mga magulang, bago kayo tawagin ng Lord, i-prepare ninyo na yung mga anak nyo. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ang Lord pa rin na may takda niyan. So, mga bata pa lang, i-prepare nyo na. Malakihin nyo na sa aral at turo ng Panginoon at hindi po yung mga sarili nating kagustuhan para sa ating mga anak. Turuan nyo na, anak, hanapin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, sa kurso mo, sa pag-aaral mo, sa school na papasukan mo. I-guide nyo po sila. Hindi yung gusto nyo, yung ipipilit nyo para sa kanilang buhay. Nasasabi ko po yan dahil even yung pong aking dalawang anak, hindi ho namin pinilit doon sa kurso na kanilang kukunin. Sila po ang namili nun at kami lang yung nag-provide ng kailangan nila para sa kanilang pag-aaral sa tulong ng Panginoon. No, sa biyaya ng Panginoon sa buhay namin. Hindi naman po tayo, sabi ko nga malimit ko sabihin, hindi tayo habang panahon buhay. Kailangan po ang preparation. Sa atin, ang preparation natin ay yung para pagpunta natin sa piling ng Panginoon. Yung mga maiiwan naman natin, paano na yung kanilang buhay. Kaya habang buhay pa ho kayo, turuan nyo na ang inyong mga anak. Kung nakikita nyo hindi lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Philippians 4:7, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding. Minsan nakikipagtalo tayo eh. Yung pinipilit natin, yung gusto natin, yung pagkaunawa natin. Imbis na unawain natin, ano yung sinasabi talaga ng Panginoon? That peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Sa atin po yun. Yung pong pagkaunawa. Sabi nga eh, nagiging gwardya or gwardya po natin sa ating mga puso. Diba? Sabi nga nun eh, deceitful ang ating puso. Maraming issue dyan. So, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip
sa puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangatlo, napansin po ba sa inyo? A new way of talking. So words are containers of four power. They carry either creative or destructive power. At the beginning of time when God spoke, He created good things and we should follow His example. Dito po sa Proverbs 18:20-21. A man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth and with the consequences of his words, he must be satisfied, whether good or evil. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge in it shall eat the fruit of it for death or life. So, anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ano po ang malimit lumabas sa bibig nyo o sa dila nyo? Ano ang malimit yung sinasabi? Gratefulness sa Panginoon? Reklamo sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong buhay? Piliin nyong makita ano yung maganda. At tulungan nyong mabago, akayin sa pagbabago yung mga kailangan. So, when the caterpillar is ready to enter the last stage of molting, it spins a button of silk and anchors itself to a leaf, a branch, or some other piece of solid support. Kaya po pala yung mga nag-alaga ng caterpillar, nilalagay nila sa bote, pero may kasamang dahon, may kasamang stick, dahil nga po, kailangan pala ng caterpillar yon para sa pag-transform. So, it shows how we as Christians are to anchor ourselves to the solid rock, Christ Jesus. So, naka-angkla po ba ang buhay natin sa ating solid rock na walang iba kundi ang Panginoong Jesus? 1 Corinto 10, verse 4, at uminom din ng iisang inuming espiritual. Sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. So may iisang inuming espiritual, sabi nga eh, sapagkat uminom sila. Pwedeng may inuwin, di ba, pag hinahainan ka ng inumin, pwede mo namang hindi inumin eh. So nawa po, yung pong ating pag-inom sa ating batong espiritual na si Kristo Jesus na sumusubaybay, hindi ho tayo iniiwan eh, pinababayaan, ay makita po natin na nangyayari at ipinamumuhay natin. So yung po makita po natin, just as the caterpillar must remain anchored to remain stable throughout its transformation, we must remain anchored in Christ Jesus, staying in constant fellowship with Him through the Word and through prayer, kahit na anuman pong sirkumstansya ang nangyayari sa ating buhay. So, after the caterpillar shed its last layer of skin, it then spins a cocoon around its naked body to go through its final stage of transformation. The change that's about to take place is so messy and so extreme that it must take place in private. So, it represents yung pong final stage na kung saan ang caterpillar ay malapit na maging butterfly, ay masyado pong ano ba yung messy sa Tagalog? Yun po ay talagang madumi or yung talagang
Hindi naman nakakadiri. Okay. Pero makita po natin. So it represents the deep work that God does in each of us. It is sometimes so intense and so personal that it can only be shared between you and God. Kaya may mga pagkakataon po kung kayo may kinakounselan. Yes, pwede nyo yung ipag-pray. Pwede kayong mag-suggest. Pero hayaan nyo na siya at ang Panginoon ang mag-deal sa kung ano man na ginagawa sa kanyang buhay. At hindi ho tayo. Hindi mo utusan. Hindi mo ikukuman ganito na ganito gawin mo. Unless sa sinabi sa'yo ng Panginoon na yun ang sabihin mo sa kanya. Pero may mga pagkakataon po na personal na i-deal ng Panginoon yung mga ganong klaseng pangyayari sa buhay po ng mga nagpapasakop sa kanya. So, I believe this stage signifies that in order for us to be mightily used by God, what we think of God, others, and ourselves has to be broken down and reformed by truth so we can be usable in His hands. Yan po yung sinabi ni Joyce Meyers. At makita po natin, and though it appears at times as if nothing is happening, a powerful change is taking place. Akala mo lang walang nangyayari. Itong mga bata po dito, pag ako'y nakikita sa labas, tatanungin ako, tinasa na yung butterfly. Ano na nangyayari doon sa caterpillar? Na parang ako yung may alaga. Pero sabi ko, hindi pa, wala pang ano yun. Sabi ko, hindi ba inaalagaan pa ni kuya? Or kung ganun, mga isang buwan pa raw yun bago mabago o maging butterfly. So, kaya pati ho ako natututong magtumingin sa YouTube. Pero mas cute ho yung caterpillar na nahuli namin dito kaysa yung mga nakita ko sa YouTube. So, from the liquefied substance, the adult butterfly is formed. This new creation is now ready to be birthed. Little by little, it begins to beat its wings against the wall of the cocoon. Through its struggle for its breakthrough, its wings are built up and strengthened for flight. Without the struggle, the butterfly would be deformed and unable to fly. In the same way, as God begins to birth a new things in our lives, there are struggles we face. Although they seem exhausting, kakapagod, kakapanlumo, they are just what we need to strengthen us and prepare us for the new position He has waiting. Naihanda na po ng Panginoon. So, piniprepare niya po tayo. Individual, as a church. Sabi nga po kailangan na nating lumabas. Kailangan na nating umabot. Kahit na po ano yung mga pangyayaring negatibo sa buhay nyo, sa tingin nyo. Pero kung uunahin nyo yung interes ng Panginoon na maabot yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabi ko po nung last week, ano bang sinasabi niya pagka tinanong saan church kayo umaattend? Diba sabi ko yung full gospel church. Meron pa po, pwede nyo sabihin, Bible-based church. Doon kayo umaattend. At kayo po ay born again. Tinubos na ni Kristo. So, do you want to be forever changed? And God knows where you are. Isaiah 49:16. See, I have inscribed you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Although sinabi niya po yan sa Jerusalem, pero makita po natin, bawat isa sa atin is naka-inscribe sa palad ng Panginoon. Alam na po niya kung magiging ano tayo sa ating paglakad sa Kanya. Alam niya may mga pagkakataon, sumusuway tayo. Hindi straight yung lakad natin, pagewang-gewang. Pero naandyan po siya na laging umaalalay. Kung patuloy po tayo na nagpapasakop sa Kanya. Yes, may mga kahinaan tayo.
Pero ang totoong Kristiyano po, hindi mananatili sa kanyang kahinaan. Ang totoong Kristiyano, hindi mananatili, nagkakamali, pero hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. So, not only does he see the pain you are going through, he also sees the great purpose your pain will bring. So, ma-encourage po tayo na mag-yield tayo sa Panginoon during times of change. Yes, may mga pagbabago po sa bansa lang natin eh. Hindi ko alam kung marunong kayo o kung lagi kayo nakikinig ng balita. Pero kasama po kasi sa pananalangin, ano yung nangyayari sa bansa natin? Maging concerned po tayo, Romans 13 verse 1. Kasama po yun, yung pagpe-pray sa pamahalaan at kung ano nangyayari. Maraming pandaraya sa social media. At minsan, yung mga pandaraya, pinaniniwalaan natin. Kaya maging discerning din po tayo. So, let go of the things that lie behind in order to take hold of the new things He has waiting. Stay in prayer and in the Word what He is saying, specifically that deal with the specific situation you're facing. Psalms 46 verse 10, be still and know, recognize, understand that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, sa Tagalog po, sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. So, kailangan po nating gumawa ng desisyon. At it is the most important decision you will ever make in order to be forever changed. So tayo po ay manalangin. Sa mga hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, pwede niyong sabihin, panalangin na aming Ama, ina-admit ko po na ako ay isang makasalanang tao. Namuhay sa kasalanan at patuloy na sa oras pong ito, ako'y nananampalataya na ang Panginoong Jesus ay pinagkaloob mo upang tubusin kami, tubusin ako sa aking kasalanan. Salamat na ikaw ang Diyos ng aking nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Kino-confess ko po na si Hesukristo ay namatay sa krus at muling nabuhay at ngayon ay nakatupo sa kanang trono mo at tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. So kung ginawa niyo po yan, ngayon ang inyong spiritual birthday. At sa mga dati naman nang nakakilala sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming pinagdaraanan. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy po magpasakop sa iyong kalooban. Yes, makita po nila ang anumang mabuting bagay na gagawin mo sa kabila po ng kanilang pinagdaraanan. Dalangin ko rin, Panginoon, na maging willing sila na magpabago sa iyo. Kung willing po sila na maunawaan, bakit nila pinagdaanan ito? Ano ang kanilang naging part? At ano yung mga pagbabagong gusto mong gawin sa kanilang buhay? Makita mo po, Lord, na nag-yield ang bawat isa, Panginoon, sa iyo pong kalooban. At masaya, Panginoon, may galak na pinagdaraanan ito dahil alam nila isang araw, titigil din ito, Panginoon. Matatapos kung natutunan na po nila ang mga bagay na gusto mong matutunan nila at maitama ang mali. Ikaw po ang nakakaalam, kaya sa inyo ko po pinagkakatiwala dahil ikaw ang patuloy na magtatayo, magpapatatag ng iyong iglesia. Pinupuri po kita, aming Ama sa Langit, at salamat, Panginoon, mapagkakatiwalaan mo po ang iyong mga anak na gawin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin at pagpapasalamat. Amen.
pagpalain po ang bawat isa at manatili pong ligtas at payapa.